pinipipresent ko pa siya to show na right from the very beginning, talagang ayaw sa kanya. Hindi lang sa gumawa siya ng hindi mabuti. Wala pa siyang ginagawang mabuti, wala pang ginagawang masama. Sabi, alisin na siya. Isa-isahin namin yan. I sympathize with him. I'm also a family man. I have kids. Eh kung kanya na, kalaban mong buong gobyerno, kalaban mong presidente, saan ka pa pupunta? De, siyempre, although you sympathize with the family, you also sympathize with yourself. But paano ka nga makakahilagpos dyan? Eh, di dapat nakakumarap na kahit sabihin na ninyo lahat na sasabihin nyo para makakita. Kasi kung hindi ka umarap, eh, bibitayin ka rin kumbaga sintensya ka rin. Di umarap ka na para magkaroon ng pagkakataong maliwanagan. Emotionally involved siya eh. Kada pag-uusapan namin dyan, medyo he's losing his sobriety. Dahil binibigwan siya, ganito, ganito, ganoon, ganoon. Eh parang masama ang loob niya. Dahil sa magaspang na pang-uusapan pa, nililibak na raw siya, hindi lang siya, pati kanyang buong pamilya. And I could feel it. He is with the misty-eyed na kung ganito. And he is also human. Tara, natatouch din siya niyan. Sabi ko nga sa kanya, this is one situation, your golden opportunity to prove that you deserve to be a Chief Justice. Eh kung hindi mo kaya, depensa yung sarili mo, paano mo may didepensa yung mga judges and so on? Pag magkocross-examine lang yung prosecution panel, okay lang. Eh pero magkocross-examine yung senator, wala naman kayong magagawa. Nakita naman ninyo, miski anong objection ko, miski anong kasasabihin ganito, ganito. Eh siyempre, medyo nangangamba kami. Correct. We are very much worried about that kind of eventuality. But he wanted to testify. He wanted me to place him on the stand after we have examined all this crime. Ganun. Di tatanungin namin, saan ang galing yung 10 million? Ano ba itong 10 million na ito? Eh kung hindi nila mapaliwanag, ano riribati namin?